Hi! Sa video nito mga kabrad, ang pag-uusapan natin ay ang lalaking mayroong napakaraming asawa, na ang bilang nga ng mga naging asawa nito ay umabot sa 39. At nagkaroon nga ito ng mga anak sa kanyang mga napangasawa, na ang bilang naman ng mga naging anak nito sa kanyang mga napangasawa ay umabot sa 94. At nagkaroon naman ito ng mga apo na umabot naman sa 33. Sa pangkalahatan, umabot ng 166 na miyembro ang pamilya ng lalaking ito. Pero bago tayo magpatuloy sa topic na yan, ay kung bago pa lang kayo sa channel na ito at gusto nyo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe na kayo at pindutin nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga futures upload natin. Maraming salamat po! Dito sa ating bansa, hindi tinatanggap ang pagkakaroon ng maraming asawa, maliban na lang kung ikaw ay isang Muslim. Ngunit sa bansang India, na kung saan nakatira ang lalaking sinasabing mayroong napakaraming asawa, na ang bansa nga daw na ito ay hindi pa ipinapatupad at isinasabatas ang divorce o pagpapakawalang bisa ng kasal. Jayana Chana, yan ang pangalan ng lalaking mayroong napakaraming asawa. Si Jayana Chana ay ipinanganak noong July 21, 1945 sa lugar ng Baktuan Village, Mizoram, India. Si Jayana Chana ay isang leader ng Chana Pole, isang kristyanong sekta na inilungsad noong 1942 na may miyembro na aabot sa 400 na pamilya. At pinaniniwalaan na umiiral sa kabundukan ng Mizoram State of India, kalapit lang ng border ng Bangladesh at Myanmar. At ayon nga sa sinabi ko kanina, na ito ngang si Jayana Chana ay mayroong 39 na asawa kung saan may 94 na anak siya sa mga ito. At nagkaroon pa ng 33 na apo. At dahil nga sa laki ng pamilya niya, ay kailangan niya ng malaking bahay. Kaya naman, nagpatayo siya ng malaking bahay na mayroon nga itong 4 na palapag. Na kung makikita mo nga raw ng personal lang bahay na ipinatayo ni Jayana Chana, ay pagkakamalan mo raw itong isang malaking apartment. Si Jayana Chana ay nagsimulang mag-asawa noong siya ay 15 years old pa lamang. Na ang pangalan nga ng kanyang unang napangasawa ay si Jachange, na may tanda sa kanyang 5 taon. At ayon kay Jayana, ang pagkakaroon niya ng unang asawa ay nagsisimula pa lang daw siya sa kanyang kaligayahan. Kaya naman makalipas ang 1 taon ay nagkaroon na naman ito ng panibagong asawa. At ayon nga sa kanya, taon-taon niya raw itong ginagawa. Kaya naman makalipas ang 1 taon, si Jayana Chana ay nakalikom ng 39 na kababaihan na kanyang napangasawa. At ayon nga sa mga asawa nito, ay mabait naman daw itong si Jayana. At nire-respeto nga nila kung ano man ang mga ginagawa ni Jayana Chana. At ayon pa nga sa mga asawa ni Jayana Chana, ay istrikto daw itong si Jayana, lalo na kung hanap buhay ang pag-uusapan. At yun ay ang pagsasaka sa malaki nilang lupa. At dahil nga dito, ay natutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang malaking pamilya. At nakapagpatayo pa nga ito ng malaking bahay. Na ayon nga sa sinabi ko kanina, na ang bahay ngang ipinatayo ni Jayana Chana ay may 4 na palapag. Ang bahay ngang ito ay mayroong 100 kwarto at tinawag nga nila itong Chowan Taran, na ang ibig sabihin ay House of the New Generation. At ang lahat nga ng miyembro ng pamilya ni Jayana ay dapat daw sumunod sa kanya para daw maayos at matiwasay ang samahan ng kanyang buong pamilya. At sumusunod naman daw ang mga ito sa kanya. At kapag sa mga gawaing bahay naman, ay pinamumunuan ito ng kanyang unang asawa na si Jachange, at ang lahat naman ay sumusunod sa kanya. At tulong-tulong nga sila kung ano man ang mga kailangang gawin sa loob ng kanilang bahay. At panigurado mga kabrad, ay pumapasok sa inyong isipan na kung paano ba nakikipagsiping si Jayana sa kanyang mga asawa. Ganito yan, ayon sa kanya, ang 39 niyang asawa ay hinati-hati niya ito sa 7 grupo at ang bawat grupo ay may kanya-kanyang schedule na araw.
At meron nga silang isang kwarto na kung saan doon sila gagawa ng kaligayahan. Ngunit pumasok sa aking isipan na kung meron ba siyang iniinom na gamot para kayanin niya makipagsiping sa ganung karaming babae. At alam niyo ba mga kabrad, kaya nakapangasawa ng ganung karaming babae si Ziona Chana dahil si Ziona ay isang ang leader ng isang Christian religious sect na ang lilihin ngang ito ay pinapayagan nila ang mga lalaki na makapag-asawa ng napakaraming babae. At ayon pa sa kwento ng buhay ni Ziona Chana na ang 10 sa mga asawa ni Ziona ay pinakasalan niya sa loob lamang ng 1 taon. At ayon kay Ziona ay kusa lang daw na na-inlove sa kanya ang kanyang mga napangasawa at wala raw siyang pinilit rito. Ayon pa kay Ziona ay mahal na mahal nga raw siya ng kanyang 39 na asawa. At ayon nga sa mga asawa ni Ziona ay wala daw nangyayaring kumpitasyon or selusan sa loob ng bahay at magkakasundo nga daw silang lahat. At ayon nga sa payag ko kanina na ang namumuno nga sa gawaing bahay ay ang kanyang unang asawa na si Jiachangge. Ang unang asawa ni Ziona ay siyang nagbibigay ng gawain sa iba pang asawa ni Ziona. Ang mga asawa nga ni Ziona ay siyang nakatoka sa pagluluto at ang mga anak naman niyang babae ay nakatoka naman sa paglilinis, paghuhugas at paglalaba ng mga damit. Ang mga anak naman niyang lalaki ay nakatoka naman sa pagtatanim at pag-aalaga ng kanilang mga hayop. Sa sobrang ang laki ng pamilya ni Ziona ay kumukonsumo nga sila araw-araw para sa kanilang pagkain ng 100 kilo na bigas, 40 kilo ng mga manok at 60 kilo ng patatas. Pero kadalasan ang niluluto daw nila ay ang gulay dahil mabilis lang daw itong lutuin kahit na marami. At marami daw silang makukuha nito sa paligid ng kanilang bakuran kagaya ng cabbage, mustard, chili, broccoli at marami pang iba. Bukod nga sa kanilang sariling mga mapagkukunan ay nakakatanggap rin si Ziona ng paminsan-minsang mga donasyon mula sa kanyang mga tagasunod o miyembro ng kanyang pinamumunuang sekta. At ayon nga kay Ziona Chana ay masaya raw siya sa ganung sitwasyon. At itinuturing nga daw niya ang kanyang sarili na pinakamaswerteng tao. At ayon pa kay Ziona Chana, kung bibigyan pa daw siya ng pagkakataon ay mag-aasawa pa daw siyang muli. At balak pa nga daw niyang pumunta ng United States at doon daw siya maghahanap ng mapapangasawang muli. Na talaga namang mapapasabi ka ng pet malulodi sa lalaking ito. Dahil kahit 74 na gulang na ang lalaking ito ay naghahanap pa rin siya ng mapapangasawa. At hindi pa rin talaga siya nakokontento sa ganong karaming asawa niya. At hanggang dito na lang mga kabrad ang video na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Maraming maraming salamat po sa panonood.